Nakakaapekto ang kultura sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang paniniwala, pananamit, pamumuhay at kung paano nila pinapakita ang kanilang sarili. Sa pamamagitan ng kultura ay nakikilala ang isang lipunan. Nagsisilbi itong identifikasyon ng isang grupo. Nilalayon din ito ang mas pagyamanin ang mga bagay na matatagpuan lamang dito. Dahil sa kultura, na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang mga tao. Ito rin ang dahilan kung bakit nabubuo ang isang lipunan o etnisidad dahil ang grupong ito ay binubuo ng mga tao may pare-parehong paniniwala at kulturang dapat pagyamanin at ipagmalaki. Mabuhay! Kamusta ka? Ako nga pala si Pauline Alisa G. De Jos ng MEB15. Ako ay nagmula at lumaki sa Metro Manila sa lungsod ng Quezon City. Ako ay lumipat ng tirahan noong 2014 sa lungsod ng Bacoor sa Cavite. Ang Cavite ay isa sa mga lalawigang mabilis ang pag-angat ng ekonomiya sa Pilipinas dahil sa kalapitan nito sa Metro Manila. Bukod pa rito, ito ay kilala bilang historical capital ng Pilipinas at Land of the Brave. Ang lalawigang ito ay mayaman din sa kasaysayan bilang isa sa mga nanguna sa Rebolusyong Pilipino dahil sa mga Kastila. Ang Cavite ay ang lokasyon kung saan isinilang ang kalayaan ng Pilipinas. Kaya ang lalawigan ay pinangalan ng kabisera ng kasaysayan. Kayo muna ay kukwentuhan ko tungkol sa aking naging karanasan sa paglipat dito sa Cavite. Nang ako'y permanenteng nanirahan na sa Cavite, una kong napansin na yung estilo ng kanilang pagsasalita. Karaniwang ginagamit ng mga Caviteño at Caviteña ang Tagalog bilang kanilang pangunahing wika. Gayunpaman, mayroong isang bagay na espesyal dito. Ang Tagalog sa Timog ay gumagamit ng unlapin na sa halip na Halimbawa, karamihan sa mga nagsasalita ng Tagalog ay magsasabi ng umuulan, ngunit sa Timog na Tagalog ay naulan. Nakakatawa sa umpisa pero nasanay na rin ako habang lumilipas ang panahon. Una kong kinumpronta ang aking kaklase tungkol dito at sinabi niyang, normal lang ito sa lalawigan. Napaisip ako at napaisip kung tama nga ba ito. At minsan ay nagreklamo sa aking mga magulang. Ngunit natutunan ko sa aming asignaturang Filipino noong high school na normal lamang ito sa lalawigan ng Cavite. Lumipas ang ilang buwan, ito na rin ay aking binibigkas. Tuwing narinig ko ang kalansing ng kutsara at tenedor sa oras ng hapunan, ako ay magtatanong, nakain na kayo? Tuwing narinig ko ang patak ng ulan sa aming bubong, ako ay magtatanong, naulan ba? Natuto akong sumang-ayon sa kulturang ito sapagkat ito ay madalas kong narinig sa mga taong aking nakakasalamuha. Ano nga ba ang pagharap, pagreklamo at pagsang-ayon na aking nabanggit? Sa pagharap o pag-confront, naniniwala ka na ang iyong mga pag-uugali ay ang tamang pag-uugali. Sa pagreklamo o complaint, ang mangyayari ay ihihiwalay mo ang iyong sarili sa mga social bubble ng mga dayuhang naninirahan sa segregasyon sa lipunan. Kapag inangkop mo ang iyong paraan sa pag-uugali, kapag umayon ka o conform sa buong lipunan, maaari kang tunay na makinabang mula sa diversidad. Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagmamasid, natututo at nauunawaan ang mga pag-uugali ng iba upang iangkop ang iyong sarili sa mga pag-uugali ng lipunang iyong ginagalawan. Mahirap umangkop sa banyagang kultura dahil bigla mong napagtatanto na marami sa mga nakasanayang kaugalian sa lupang kinagisnan ay naiiba sa ibang bansa. Maaaring mahubog ng pagkakaiba-iba o diversidad ng kultura ang ating pananaw mundo at ang ating sariling kaasalan dahil lalawak ang ating pagtingin sa mundo sa mga impormasyong ating nakukuha. Maaari nating makita ang mundo sa mata ng taong may ibang paniniwala at kaugalian kaysa sa atin. At ito ay magbubukas ng malalawak na pananaw at paniniwala. Mas marami tayong magagamit na paraan upang pagyamanin ang ating katauhan at personalidad. Higit sa lahat, madidiskubre natin ang ating natatagong potensyal. Makatutulong din ang kaalaman sa ibang kultura upang mapabuti ang ating interaksyon sa ibang tao. Mas nakikilala natin ang ating sarili na nauhubog ang ating buong pagkatao upang umigting ang ating kabutihan, katalunuhan at pakikipagtulungan. Maraming kabutihang dala ang ibang kultura, kaya tayo na at siyasatin ang mayayamang kultura ng ibang lalawigan at bansa. Ayun lamang, paalam at salamat sa inyong lahat.